Hallelujah. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yes, it's a very good morning because we are here once again to celebrate the goodness of our God. Amen. 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 So let us all stand and let's sing and let's dance for God today. Hallelujah. Hallelujah. Let us all clap our hands for the Lord as a sign of praise and thanksgiving for all of His goodness, for all of His faithfulness in our lives. Oh, hallelujah, hallelujah, we praise You, Lord. Come on, let's clap our hands for the Lord. Let's sing. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes. Scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Yes, Lord, I want to scream it out, all of Your goodness. I want to scream it out. No bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. That's why, Lord, I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good to me, and I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good to me. Amen. Hallelujah. You're so good, oh Lord. You are. Nothing and no one comes anywhere close to You. The earth and ocean still only reflects His truth. And in my darkest night, You shine as bright as day. Your love amazes me. Oh, no one compares to You, Lord. Nothing and no one comes anywhere close to You. The earth and oceans dim only reflect this truth. And in my darkest night, You shine as bright as day. Your love amazes me. Yes, Lord. And I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good to me, and I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good to me. Nothing and no one anywhere
to you. The earth and oceans here only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Yes, declare it, for there is no one who can compare to God. And no one, He is one and only. Anywhere close to you, the earth and oceans deep only reflect this truth. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Hallelujah. Oh, you are so good to me, oh God. Come on, church, say, God, you are so good to me. Yes, Jesus. Woo! Hallelujah. Yes, Lord. And so I sing today. With a cry of praise, my heart will proclaim that you are good, Lord. You are good. Yes, you are good. You are good. And in the sun array, in the sun array, my life celebrates. But you are good. And with a cry of praise, my heart will proclaim that you are good. You are good. In the sun array, in the sun array, my life celebrates. You are good. You are good. With a cry of praise, with a cry. Your praise, my heart will proclaim. You are good, yes, Lord. You are good in the sun array. In the sun array, my life. Hallelujah. You are good. Yes, you are good. And I sing because. You are everybody clap your hands for the Lord as we sing of His goodness. Good and I shout, you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. I sing. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because hallelujah. You are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I. You are good, and I shout because you are good. You are good. One more time, let's sing. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good. Yes, Lord. You are good. You are good. God. You are good. You are good. Sing it out. You are good, you are good, Lord, you are good.
Oh, you are so good, Lord. Lord, your goodness can't be denied in our lives, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, you are so good and faithful forever. All throughout our years, from our birth until the day we are here in this place, in the worship temple, oh God, you have always been so good. You have given us the bread of life. You have given us all that we need, oh Lord God. Indeed, you are so good. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Brothers and sisters, as we continue to stay in the presence of the Lord, to sing of His goodness, and to desire for more of Him, let us meditate upon His word in Matthew chapter 6, from verses 25 to 33. This is the message of the Lord for us today. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? Which of you, by worrying, can add one cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet, I say to you that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Again, I read, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. And so today, brothers and sisters, we have declared the goodness of God kanina sa ating pong pag-aawit. And today, and this very time, I know that we have needs, and we have prayers unto the Lord. And this is His word. Let us just seek first His kingdom and His righteousness, and all the things that we need shall be added unto us. We have experienced it already in the past years. We will experience more from the Lord. Amen. So we shall not worry. All we have to do today is to seek Him more. So are you desperate of receiving a blessing? Are you desperate of receiving an answered prayer? Are you desperate of being free from whatever bandages, even bandage of sickness, of sins? Are you desperate of receiving breakthrough in our lives? One thing we need to do is to seek first our God. More than being desperate of anything in this life, our desperation must be first of God. Amen. And so as we sing this song today, let's just meditate upon the power of our God. And let us be desperate of His moving today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And let's begin to feel the breath that He has given us. This breath is from the Lord, and this is our Lord.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. It's your holy presence. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Thank you, Lord. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Living in me, God, you are.
You are my daily bread. Your very word is spoken to me. Sing again of His glory. And I'm desperate for you, God, for my family. I am desperate for you. And God, I'm desperate for you, God, for my status. I need you. I want you. I'm desperate for you. And I'm desperate for you. God, for my job, for my promotion, for my needs. God, I'm desperate for you. I'm desperate for you. God, for this church. God, we are lost without you. We are nothing without you. I'm lost without you. Yes, Lord, we know. Without you, our lives are nothing without you. And so today we continue to ask for you. Come fill us, O Lord. Come fill your church today, O God. We are desperate of you. We are desperate of experiencing you, O God. We want your power to fall. We want your miracles to flow upon our lives, O God. We want more of you. We want more of you, O God. Church today, continue to have the desperation need of the Lord and ask for more of Him. Ask for more of Him. More of you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah.
let your glory fall. Yes, let your glory fall. Let your glory and honor. This is our prayer. Fall on our face. Holy Father, rest in this place. God, let your glory, let your glory and rest in this place.
Lord. Let your glory come down. Let your glory, let your glory come down, Lord. Let your glory come down in this place, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let your glory come down. Let your glory come down. Let your glory come down, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All glory and honor belongs to you, God. All glory and honor belongs to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you once again for this day. We thank you for our life. We thank you for the air that we breathe. We thank you for your presence, Lord, in this place, and even your presence in our lives, oh God. Lord, we thank you, we thank you. And God, we pray, may we continue to be desperate for you. May we continue to long for your presence. May we continue, Lord, to hunger even for your word, oh God. And that today, Lord, let that hunger be in our hearts, oh God. So that as we listen to your word, Lord, we will receive from you today, oh God. We will receive our portion. Yes, Lord, as your word is being preached today, God, prepare the hearts of your people, and each one will receive what you have prepared for them, oh God. According to the situation of their hearts, according to the situation of their lives, according to what they are asking from you, oh God. Lord, we thank you, and we pray, God, even for your preacher. Let your anointing be upon her, God, that she will preach your word with boldness and power. And Lord, every one of us will be ministered to. Panginoon, maraming maraming salamat. Let your mighty presence freely move in this place, O God. And Lord, have your way upon each and every one of us today. Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, welcome po sa atin pong gawain ngayong umaga. Pwede po bang batiin po natin yung atin pong mga katabi? Let's say, I'm glad that you are here. Yes, we are so glad that you are here today. At bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko lamang pong i-acknowledge kung meron man pong bago, yun lang, ngayon lang po umattend. May I request you to please stand para po ma-acknowledge lang. Ayan, meron tayong mga si brother at saka si sister doon. Ayan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay po nila. Okay, so thank you for coming, and you are attending 611 Bread of Life Christian Church. Okay? At meron po tayong kasabihan that once you are welcome, you are always welcome. Okay? So ngayon po ay malapit na po ang atin pong Summer Youth Camp. Ayan, Activate 3.0. Okay, saan po yung mga youth dyan? Pwede bang taas natin ating mga kamay? Woo! Are you excited? Woo! Okay, so yan po ay sa March 28 hanggang 30. Okay? So as of now po, ang naka-register na ating mga campers, which includes Kabugaw, ay 45. Ayan. Okay, so meron po tayong nilagay dyan na things to bring. Okay, sa mga mag-a-attend, pwedeng picturean nyo na lang. Okay, so ayan po yung things to bring po natin. Okay, syempre, ang bawat mag-a-attend ay kailangan pong merong parents consent. Ayan. Okay, sa mga nawala ang kanila pong parents consent, o kaya sa mga hindi pa nakakuha, ay meron po tayo doon po sa atin pong mga ushers.
Okay, so i-collect po namin ang atin pong mga parents' consent sa next Sunday. Yan po ay yung Sunday po bago ang atin pong camp. Ayan. Okay, so yan po yung atin pong things to bring. Of course, huwag po natin kalilimutan ang atin pong water bottle. Beddings po natin. As of now, ay nasettle na po natin ang accommodation. Okay, so ang bawat isa ay na-accommodate naman sa atin pong hotel. Okay, so merong room ang bawat isa. Okay, so magdala lang po tayo ng beddings. And then, toiletries, eating utensils, and of course, clothes for 3 days and 2 nights. Tsaka magdala po tayo ng extra dahil meron pong mga games po dyan. Okay? And of course, medicine. Ayan. Okay, so magkakaroon po siguro tayo ng meeting sa Sunday. Yun po yung final briefing bago po tayo pumunta sa atin pong camp. Ayan. Okay, so kung gusto po nating, kung nako-convict po tayo na mag-share dito po sa atin pong camp, pwede po nating include sa atin pong envelope. Ayan, and we are so glad na tanggapin ang atin pong, kung gusto po nating mag-share dito po sa camp po na ito. Okay, so dadako po tayo sa atin pong pagbibigay ng atin pong offering. At bago po tayo magbigay ay let us pray. Father, we thank you for today na naririto muli kami, Panginoon, to praise you and to glorify your name. And we thank you, Lord, for bringing us in this place into your presence, O God. And Lord God, we pray as we stay in your presence, may you fill us. May you send forth your spirit, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And Lord, even for this time, as we give our tithes and offerings unto you, dalangin po namin, Panginoon, na malugod ka nga, Panginoon, sa amin pong pagbibigay. And Lord, we just want to say thank you, Father God, for all the blessings na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, let your name be glorified. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay, so let us now prepare our hearts in receiving the word of God. And let us now welcome our preacher for today, Engineer Jen Rabanera. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, so good morning po sa ating lahat. So today ay babalik po tayo sa atin pong series on creation. Ayan. So sino pong naka-attend dun sa first two sessions ba term natin? Ayan. So yung day one po natin, ano po yung create ni Lord during the day one? Ayan, recitation po muna. Ayan. So God created the light. So yun po yung day one. And then yung day two, ano po yung day two? So He created the sky or yung expanse, kasi diba originally the earth was formless and punong-puno po siya ng tubig. Ayan, so sineparate po ni Lord yung tubig, so yung iba napunta sa taas, yung iba napunta sa baba. So nagkaroon po ng sky or expanse, and yun po yung nagbigay daan para po meron po tayong air or oxygen na hinihinga. Kasi pag tubig po yung hininga natin, so malamang hindi po yun pwede. So kailangan po talaga carbon dioxide, hindi pwedeng hydrogen, di ba? Ayan, so yun po yung day 2. And then of course, for day 3, so yun po yung aaralin natin today. So nakalagay po dyan sa inyo pong mga outline, the day 3. So ang title po na binigay po natin, day 3, the land overflowing with life. So basahin po natin in Genesis chapter 1 verses 9 to 13. So ang sabi po dito in verse 9, and God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters He called seas. And God saw that it was good. And then in verse 11, then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants,
and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. And then in verse 12, the land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning the third day. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Let us all pray. Father, we thank you, God, for today that once again we could know you more, Panginoon, by studying, Panginoon, how you created everything, O God. And so, Father, we just entrust and commit ang amin pong pag-aaral sa araw na ito. Dalangin nga po namin, Panginoon, that may you continue to open our hearts, O God, that we'll be able to understand the deep things of your word and we'll be able to understand how great your love is for each one of us. Panginoon, marami pong salamat at ang aking nga pong dalangin, may you hide me beneath your cross, that you and you alone be glorified and that your name alone ang maitaas sa amin pong kalagitnaan. Father, we thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, yung title nga po natin, The Day Tree, The Land Overflowing with Life. So, we have here, meron po tayong dalawang points. Yung first one is, understand God's redemptive design. So, nakita po natin in verse 9 to 10, na yung day tree nga po ang create ni Lord is that yung land. So, sabi po dyan, dun sa verse 9, and God said, let the water under the sky, so yung nasa baba po, so let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. So, tinawag po niya na yung dry ground, yun po yung land, and then yung tubig na naipon, yun po yung tinawag niyang sea. Though, of course, ngayon, hindi lamang po dagat yung meron tayo na anyong tubig ba yung term natin? Anyong tubig. So, meron po tayong mga rivers, may mga lakes, may mga sea po tayo. So, makikita po natin dito yung redemptive design ng Panginoon. Because initially, the earth was empty. So, wala pong nakalagay. Pero nakita po natin as we study na unti-unti yung atin pong creation series, nakita po natin how God redeemed yung earth. Kasi before, empty po siya, walang form, walang life. Pero nakita po natin, step by step, how God redeemed the earth. So, katulad din po ng how God actually redeemed us. So, before na nakilala po natin ang Panginoon, we have to admit that our life was empty. So, para po siyang yung earth na formless, walang life, walang kulay, pero unti-unti ay nire-redeem po tayo ng Panginoon. God redeemed us with the blood of Jesus. And up until today, patuloy po yung process na ginagawa po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And so there are a few points na gusto ko pong makita natin on this point number one. So makita po natin in verse 9 to 10, that God started the setting of boundaries. So, yung sea, hindi po siya pwedeng mag-gather. Ayan, sea po ba yan? Ayan. Kita po natin, may kailangan meron po siyang boundary para hindi po siya mag-overflow. So, sabi po na dyan in verse 9, let the water under the sky be gathered to one place, and let the dry ground appear. And it was so, God called the dry ground land, and the gathered waters He called seas. So, makita po natin that God started the setting of boundaries dito po sa tubig natin. So, in our lives, makikita rin po natin how God is setting boundaries sa mga buhay po natin. So, may mga sinet po ang Panginoon na limits or boundaries, not to restrict us or sabihin siguro natin na killjoy si Lord. Pero actually, yung mga boundaries po na sinet ni Lord is for us, to protect us, para hindi po tayo masira. So, ano po yung mga example ng mga boundaries po na sinet ng Panginoon? So, we have a few. So, sabi po ng Bible, do not be equally yoked with unbelievers. So, that's one. And then another, makikita rin po natin sa Bible, one of the boundaries that God set is that
yung sex is only for married people. So nakalagay po yan sa Bible. It's not for boyfriend, girlfriend, okay? So nakalagay po yan sa Bible. And nakalagay din po dyan that there is a time and season for everything. So nakalagay po sa Bible natin yan. So kung tayo po ay nasa stage po tayo ng pagiging estudyante, so we need to be students. Kung tayo naman po ay nasa professional stage na, so we need to work. And kung tayo naman po ay mga magulang, so kailangan maging magulang po tayo. So hindi po pwede na yung mga magulang, mag-a-act po sila ng mga anak and vice versa. So these are just some of the few boundaries na sinet po ng Panginoon para po sa atin to actually protect us and for us to be able to fully enjoy yung creation or this very life na binigay po niya. And then another one na gusto ko pong makita natin is that nung create po ng Panginoon yung land, God provides actually a firm ground para po tayo makatayo. Because kung sa tubig po tayo tatayo, kaya po ba? So God provides stability for His people. So yun po yung gusto kong makita natin dito, that God, kasi puro po tubig, so God provided a dry ground or yung land para before pa po tayo dumating or even yung mga plants ay nandun na po yung land. So which is yun po yung magsiserve na kung tayo ay tatayo, makakatayo po tayo ng maayos. So hindi po tayo masusway or kapag sa tubig po kasi tayo tumayo, hindi kaya. So itry nyo nga po i-imagine kung kayang tumayo sa tubig. So God provides stability for His people, a firm ground where we can actually stand. So makikita po natin dito that even sa atin pong mga buhay, it's only God who can give us stability. It's only God who can give us stability sa atin pong mga buhay. Not money, kahit gaano po karami ang pera natin. Not even our family. Kasi minsan yung iba, parang notion, stable na yung buhay natin kapag meron na tayong sariling pamilya. Pero that is not actually true for everyone. Or not even our work. So it's only God who could actually give us or provide us stability. So yun po yung second. And then the third one is, makikita po natin dito that before God, before niya po sinabi na let the land produce vegetation, ang una po is yung land. So yung dry ground. So in here, we can see that God is a God of order. So create po muna niya yung lupa before po niya sinabi na magkaroon po ng vegetation or mga trees. Kasi otherwise, kung nauna po yung vegetation, baka lahat po ng mga trees po natin or lahat po ng mga plants po natin ay swimming trees or swimming plants. Yan. So nakita po natin that God is a God of order. Kaya naman po sa mga buhay po natin, lahat po ng nangyayari, meron pong purpose si Lord. And kung may mga times po siguro na tinatanong natin, sa tingin natin may mga dapat meron na tayo, pero up until now ay wala pa rin. Always remember na si Lord alam niya po yung best order ng mga bagay-bagay sa atin pong mga buhay. And so, I want us to be reminded, brothers and sisters, na kagaya po ng creation, step by step, ginawa siya ng Panginoon, and ganun din po sa atin pong mga buhay. I know na wala pa pong nakarating sa perfection sa bawat isa po sa atin. And maybe sometimes we are frustrated kasi feeling natin sobrang mabagal tayo dun sa progress na gusto ng Panginoon, na paulit-ulit na lang ginagawa po natin yung mga kasalanan. But the Lord wants to encourage each and every one of us that every one of us is a work in progress. So kailangan lang po nandun po yung desire po natin, yung willingness po natin na ayusin po ng Panginoon upang marating po natin yung point wherein
malapit po tayo sa perfection. Yun po yung yun po yung gusto ng Panginoon. And so God will continue to work in our lives because He wants to redeem us. And so let us just be willing to be molded and pruned by Him. So alam po natin na yung molding process usually hindi po siya madali. But ang sabi po ng Bible is that if we have Christ, Jesus Christ sa atin pong mga buhay, nothing would be impossible. And it is through the Holy Spirit that will enable us na makakayanan po natin yon. And so in here, we can see that it is not just the land that God wants to redeem, but even us, maging din po sa atin pong mga buhay. So kagaya po na nabanggit ko kanina, our lives before we received Jesus is like a dry ground. So lifeless, but because God loves us so much, pinadala niya po yung kanya pong anak to redeem us. At ang pinangbayad po niya, sarili po niyang dugo. So God redeemed us because of His great love for us. And so let us continue to have that hope that if Jesus is with us, sabi ko nga po kanina, we are a work in progress. So, kagaya po ng creation, nakita po natin na unti-unti nagkakaroon ng kulay. So, ganun din po sa buhay po natin. Dapat makita rin po natin yung changes. Changes not dun sa worst side, no, nakilala po natin ang Panginoon, but rather, yung pagbabago na mas nagiging maayos po dapat yung buhay natin kasi we already have Jesus Christ sa atin pong mga buhay. So, yun po yung atin pong first point. So, that is God's redemptive design, not just for the land, but most especially para po sa atin pong mga buhay. So, yun po yung first point. And then we move sa second point. So in verse 11 to 13, after po na nagkaroon ng dry ground or yung land na sinasabi po ng Panginoon, ang sabi po niya dyan in verse 11, then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. So balikan po natin yung verse 9 to 10. So, nag-appear po yung dry ground. Now, can we imagine yung, ano po yung kulay ng dry ground? Bundok, valley, yan kasi green na siya eh. Wala pang vegetation. So, ano yung kulay niya? Brown, maybe yung iba black, yung iba gray. Kung i-imaginein po natin, pag ang nakikita po natin ay brown, gray, black, natutuwa po ba tayo? Diba? Parang lifeless. Kasi actually, ang nagbibigay ng buhay is the color. So, makita po natin na kung titignan natin yung kung dry ground lang po siya, parang ang boring niya tignan. Pero, ang galing talaga ni Lord kasi in verse 11, ang sabi po niya dyan, upon the word of God, upon the command of God, the land produced vegetation. So, nagkaroon po ng kulay, hindi lang kapag sinabi kasi nating vegetation, hindi lamang po green, pero ang sabi niya dito, nagkaroon ng seed-bearing plants and trees and the land that bear fruit with seed in it. So, hindi lamang po green na vegetation, vegetable siguro, may mga trees din po, tapos may mga bunga po sila. So, nagkaroon po ng iba't ibang kulay. So, nagkaroon po ng life nung sinabi po ng Panginoon that let the land produce vegetation. So the colors started to come in. Now, imaginein nga po natin kung ang kulay ng fruits lahat ay red. Masaya po ba tignan? So di ba, ang galing lang ni Lord kasi kahit yung iisang prutas, marami siyang kinds. Like kunwari sa banana, may green, may yellow. Tapos kahit magkakaiba, kahit same na plants, magkakaiba po sila ng kulay. So sobrang amazing lang kung paano ginawa ni Lord yung creation. So hindi siya boring, meron pong variation. Yung parang pag-create lang din ni Lord sa tao. Kasi kung magkakamukha po tayo lahat,
So parang ang boring naman tignan. Walang pagkakaiba. So diba, parang ang galing lang ni Lord kasi nandun yung variation. Gusto niya magkakaiba. Very unique. Unique po yung pagkakagawa ng Panginoon sa, not just sa mga fruits and vegetables, but even sa atin po. So sabi nga po natin, you are unique. Ayan. Unique po tayo. Ayan. So wala po tayong kagaya. Ayan. So ganun po ka-amazing yung creation ng Panginoon. So when God started to command na magkaroon po ng vegetation, so doon po nag-start magkaroon ng kulay yung creation ng Panginoon. And the same is true sa atin pong mga buhay. So God doesn't want na ang buhay po natin ay colorless. Gusto ng Panginoon na, sabi nga po nila, sobrang short ng buhay. So kailangan ma-enjoy po natin the very life that God had given us. So kailangan po magkaroon po ng color yung atin pong mga buhay, and we got to learn how to enjoy or appreciate yung buhay or yung creation po na ginawa ng Panginoon. And then gusto ko pong pansinin po natin, nakalagay po dyan, doon po sa vegetation na sinabi ng Panginoon, naka-indicate po dyan na meron po silang seeds. So seed-bearing plants and seed-bearing trees. So dito makikita po natin that actually, makikita po natin yung endless provision ng Panginoon para po sa kanya pong mga anak. So because God's original intention was for His people not to work so hard. Kaya nga po, yung mga seed-bearing plants and seed-bearing trees, so di ba yung fruit niya po, may buto yun, then yung buto niya, itatanim mo ulit, tutubo siya, tapos magbumunga siya ulit. So endless po yung provision na ibinigay po ng Panginoon para po sa atin. So God intended yung mga seeds na yon for us, for our benefit, para po continuous po yung provision ng Panginoon para po sa atin. Pero ano pong ginawa ng tao? Ayan, di ba? Talagang mahilig po tayong tumaliwas dun sa gusto niya. Di ba? Ang gusto ni Lord, seed-bearing plants, seed-bearing trees. Pero yung iba po, gumawa po sila ng seedless. Ayan, tuwang-tuwa naman po tayong kumain ng seedless. Ayan, so hindi po yun yung original na creation po ni Lord. Kasi pag seedless yun, wala na. Pag kinain mo siya, wala na. Wala nang kasunod, di ba? So parang madedefeat po yung purpose ni Lord na yung supply dapat, yung provision dapat is continuous po siya. It's a cycle, babalik lang siya. So nakita po ba natin how great yung pagmamahal ng Panginoon para po sa atin. So if only, kung i-analyze lang po natin, kung titignan lang po natin kung gaano po ka-amazing si Lord na actually kung ma-appreciate lang natin yung creation niya, how God had provided for us, I believe na wala po talagang magugutom sa atin. Basta marunong lang po tayong magtanim. Meron kasi lahat naman, I think may mga pwedeng tamnan, di ba? Kahit hindi po natin lupa ng kapitbahay. Pwede naman. Or pwede maglagay ng lupa sa sako. May mga paraan po. So parang kung i-observe po natin kung paano pag nilagay natin yung seed dun sa lupa, kung paano siya tutubo, kung paano siya lalaki, paano siya mamumunga. So parang sobrang ma-amaze po tayo kung paano ginawa ni Lord, kung paano siya nangyari. That hindi po kayang actually i-explain completely, I believe, ng science kung paano siya nangyari. So ganun po ka-amazing yung creation ng Panginoon na if only ma-appreciate po natin yung creation niya, yung vegetation na ipinagkaloob po ng Panginoon para po sa atin. So wala pong, kahit saan po tayo pumunta, wala po tayong makikitang factory na kayang gumawa ng, kunwari, banana, or di kaya, kahit anong fruit-bearing trees or vegetables, wala pong kayang gumawa doon. Not even China, hindi po nila kayang gayahin yun. Siguro yung itsura niya, pero yung lasa niya, hindi po nila kayang gayahin.
So ganun po ka-amazing si Lord dun sa creation niya ng dito pa lang po tayo ha, nandito pa lang tayo sa fruit-bearing trees and fruit-bearing plants. So grabe si Lord. So ganun po yung kanyang provision, ganun po yung kanyang creation para po sa atin. And so the Lord wants us to be reminded today, if only we will learn to appreciate yung creation po ng Panginoon and His provision for us. Makikita po natin na sabi nga po ng kanta kanina, wala po tayong dapat ipag-alala because God had already provided everything for us, maging nung unang in the beginning. So God already provided everything for us, but nakalungkot because nowadays parang bibihira po tayo makakita ng mga tao na na-appreciate natin yung halaman, yung flower. Kasi yung iba po sa atin, aminin naman po natin or hindi, mas na-appreciate po natin yung mga bagong gadgets, yung mga bagong laptop, bagong cellphone, iPhone, or kahit anong model, latest model. So, yun po yung isang nakakalungkot kasi mas na-appreciate po natin yung creation ng tao rather than the creation na ginawa po ng Panginoon. Now, I'm not telling na hindi po natin i-appreciate. Pero ang sinasabi ko lang po is, mas dapat na i-appreciate po natin yung ginawa ng Panginoon. Kasi actually, this creation of man, pwede po natin siyang i-explain through science kung paano siya nangyari. Pero the vast of God's creation, no amount of people, no amount of brains could ever explain how, kung paano po ginawa ng Panginoon. So ganun po siya ka-amazing. And actually, itong mga gadgets, mga technologies na to, hindi naman po nila tayo mabibigyan ng pagkain. Di ba? Hindi po kagaya nung pre-provide ni Lord na mga trees, mga vegetables, pwede po nila tayong they could provide for all of us. And yung iba din po sa atin, mas gusto natin na pumunta sa malls rather than enjoying yung nature. Yung sa malls, ang nakikita natin doon ay may mga halaman naman, hindi nga lang tunay. Yung iba doon ay plastic. Ayan. So ang gusto ko po makita natin is that how vast, how amazing yung creation ng Panginoon. Siguro kailangan lang po nating i-redirect yung appreciation po natin. Ma-appreciate po sana natin yung creation po ng Panginoon para po sa atin. So, di ba? Grabeng amazing yung creation ni Lord. Hindi natin kailangan ng mga mahal na gamit para ma-appreciate natin how good, how great yung pagmamahal ng Panginoon para po sa atin. Tumingin lang po tayo sa paligid natin, yung mga trees, makikita po natin how God is really amazing sa kanya pong creation. And so, So, brothers and sisters, my point is, let us go back to the original creation of God and let us learn to appreciate His creation. Matutunan po sana nating i-appreciate yung creation na ginawa po ng Panginoon para po sa atin. So, ako po ay isang agricultural engineer, pero actually, hindi rin po ako mahilig sa mga halaman or mga tanim. Pero, marunong po ako mag-appreciate. Yun naman yun. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, regardless of kung mga plantita po tayo or not, ang sinasabi niya po dito is that marunong po tayong mag-appreciate dun sa creation niya. Pag alam po kasi nating i-appreciate yun, hindi po natin sisirain. Ayan. So, nakakalungkot po kasi instead na yung original na purpose ni Lord is ma-appreciate natin yung creation kasi magbe-benefit po tayo dito sa vegetation na to, dito sa mga trees, dito sa mga plants na to. Pero yung iba po sa atin ay
tayo po yung nagiging cause para po masira yung mga ito. So, sana po maging mindful din po tayo na hindi po tayo maging cause para itong magandang creation ni Lord ay hindi po siya masira. And so, another point on this sub-point, bago po tayo mag-end. Ayan. So, let us learn to bless the land. So, sino pong nagbe-bless ng land, nag-exercise na mag-bless ng land? Ayan. So, actually, kung mabasahin po natin, God had given us the power to bless and command the land to produce for us. So, binigyan po tayo ni Lord ng power na i-bless yung lupa at for this land to produce for us. Now, may mga instances na bakit kaya yung mga lupa ay hindi po sila nagpa-produce for us. So, maalala po natin yung case ni Cain, that the Lord cursed the land. So, may mga instances din po na cursed po yung land, kaya po hindi siya nakakapag-produce para po sa mga tao. And so, what we need to do is, we need to utter the word, i-break po natin yung curse, and we start to bless yung land po natin. So, hindi po siya, most especially sa mga farm po natin or mga field po natin. So, kailangan pong, siguro yung iba sa atin parang naisip ninyo parang ang kengkoy po ba? But, this is the word of God. We need to bless the land because there is power in our utterance and the Lord had given us the power to bless the land to produce for us. So, dito po talagang hindi ko rin makakalimutan how God, kasi meron po tayong topic before the blessing, blessing the land. So, maalala ko po, ginawa ko to actually sa bukid po namin. So, kasama ko po yung aking kapatid. Dun sa, kasi yung family po namin may mga rice field po kami. So, pinaktis ko lang po siya. Pinaktis ko siya. Pinag-pray ko yung lupa. As in, hawakan mo talaga yung lupa. Ipag-pray mo siya. I break the curse dun sa land. And I started to bless the land to produce for our family. And sobrang amazing lang kasi during that time, hindi po kasi sila nagtanim sa family. So, di ba pag harvest, may naiiwan pa dun sa rice na maliliit na straw. So, yun po yung stage niya nung pinag-pray ko. Tapos, hindi sila nagtanim, pero nagkaroon siya ng bunga, di ba? So, nag-ani po kami. So, yun lang po yung isang example how powerful our word is. So, we need to actually exercise. So, I know na, most especially sa mga farmers po natin, some of them ay sobrang hirap na hirap na po. Dahil, sobrang yung iba, lagi nababagyo, o di kaya wala po silang naaani. But, ito po yung itry po ninyo. Itry po ninyo ipag-pray yung lupa po ninyo. So, maybe inaabuso din po kasi natin yung lupa. So, nakalagay din po sa Bible na ang lupa, kailangan niya rin po ng rest. So, hindi naman po pwedeng all throughout, dire-diretso ay tatamnan po natin siya. Napapagod din po yung lupa. Di ba napapagod din tayo? So, pati po siya, napapagod din siya. So, kailangan meron pong rest time. So, yun po yung sinasabi din po ng Bible. Para mas maging productive po yung lupa po natin. And so, para po sa atin pong mga farmers or kung may mga garden po tayo sa mga bahay-bahay po natin, let us start to exercise yung atin pong power, the power of blessing our land. And surely, na kapag nakita po ng Panginoon yung faith po natin, He will honor it. He will honor us. So, most especially sa mga farmers po natin, kung sa tingin po ninyo, ginawa nyo na lahat ng paraan at wala pa rin kita and all, itry nyo po to. Start to pray the land for the land. Break yung curses na na-utter man dun sa land. And we start to ask God for forgiveness dahil siguro may mga times din po na in-exhaust natin yung atin pong lupa. And we start to ask God to bless yung atin pong mga pananim. And for sure, God will honor our faith.
So, hindi naman po siguro mahirap gawin. Madali lang po siya gawin. So, itry nyo po. Ayan. So, yun po yung encouragement ko po sa bawat isa. And so, in conclusion, brothers and sisters, this is our God, not just the creator of heavens and the earth, but He is our, actually, kung titignan po natin, He is our great provider, and that He created the nature, yung vegetation, fruit-bearing plants, fruit-bearing trees, for us to enjoy. So, it's just a matter of kailangan po lang natin i-appreciate at kailangan din po nating i-exercise yung authority, yung power na binigay ng Panginoon for this land to continuously produce for us, na maging blessing po yung lupa sa atin po. And sana maging mindful din po tayo na hindi po tayo maging cause para yung lupa po na ito, this very land, this creation ng Panginoon, ay hindi po siya masira. So, yun lamang po. All glory to God. Thank you, Jen. Hallelujah. Are we all blessed? Thank you, engineer. All right. So, before we close in prayer, ay nais ko lamang hong idagdag ang ilang mga bagay, especially in this topic. I hope na na-appreciate po natin ang lahat ng mga itinuturo po natin sa church po na ito. Can I hear amen? Ang dami po nating mga magagandang mga series of teachings na ino-offer sa atin. At kung titingnan po natin ang mga inahain na pagkain po sa atin, it is of great help for us to understand yung pong purpose ng Panginoon kung bakit niya kinreate ang mundo kasama tayo upang yung kanya pong kalooban ay mas lalo pa po nating ma-appreciate. And every Sunday ay meron po tayong pinamamigay ng mga ganitong leaflets or notes. Para sa ganon, lahat po ng mga series na itinuturo po namin sa inyo, pagsama-samahin ho ninyo dahil napakalaking bagay po na tayo ay matuto, especially sa mga salita ng Diyos, because whether we like it or not, ang laki po ng connection nito sa buhay natin. Can I hear amen? I want to tell you, brothers and sisters, na ang mga itinuturo po natin dito ay hindi po katulad ng itinuturo sa religion na basta nagsimba na lang tayo, pagkatapos po noon, uuwi at gagawin natin yung sariling gusto natin. Ganun lang sa mga relihiyon na pinanggalingan po natin. But in this church, we want to tell you, brothers and sisters, we're trying our best to connect you doon po sa Diyos na lumikha sa atin, sa Kanyang salita na nagbibigay ng buhay sa atin araw-araw, para po mas lalo po nating ma-connect ang mga sarili natin sa Diyos na lumikha sa atin. Now, few things na gusto ko pong maunawaan natin. Why a lot of people today, very boring ang kanilang buhay? Number one, they do not know kung sino ang Diyos sa buhay nila. Number two, they don't have the word ng Panginoon sa kanilang puso at isip. Kaya nga po, madalas na ina-entertain po nila the discouragement of life, the stress of life. At alam ho ninyo, they are not inspired of living dahil yun pong Panginoon na dapat po mag-inspire sa kanila ay hindi po nila kailanman naranasan sa buhay po nila. Nababanggit ko po ito, mga kapatid, because, you know, namatay na si Jesus para sa atin. Alam po ba natin yon? Naligtas na po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, naligtas ka na.
Saan tayo naligtas? Hindi lamang sa kasalanan, hindi lamang sa kamatayan, kundi sa lahat ng problema ng buhay, may kaligtasan na po tayo. Ang nakita ko lang ho, mga kapatid, kung bakit may mga Kristiyanong parang they don't really appreciate their Christian life. It's all because of their failure to appreciate God and the works of God in their life. Anong factor? Bakit kaya? Eh kasi masyado na pong na-modernize ang marami pong mga Kristiyano sa mga panahon po nito. But today, napaalala po sa atin, bumalik po tayo sa creation. And whether you like it or not, part ka ng creation. Sabi mo nga sa katabi mo, bahagi ka ng creation ng Panginoon. Kaya huwag kang gumawa ng sarili mong mundo. Kasama ka sa mundong ginawa ng Panginoon. Meron po tayong responsibility dahil kasama tayo sa kinreate ng Panginoon, part po tayo sa creation ng Panginoon. At kung bahagi po tayo sa creation ng Panginoon, dapat maintindihan mo. May mga ilang tanong na dapat kang tanungin sa sarili mo, katulad ng tanong na ito. Anong ginagawa ko as part of the created being ng Panginoon? Okay? At alam po ninyo kung bakit nilikha ng Diyos ang tao para tayo yung mag-manage sa lahat ng kanyang creation. Malalaman po ninyo yan sa last series, sa last part ng series po nito. We will know that. But today, our assignment as created being ng Panginoon is to maintain the land na meron pong a land that is overflowing with life. Can I hear amen? Sabi nga po natin, land overflowing with life. Can we say it again? Land overflowing with life. Ngayon, wala na hong nag-appreciate. Sa ngayon, wala na ho tayong nakikita. And so people are so discouraged kung bakit, lalong-lalo na sa atin sa Pilipinas, ano? Pinagtatampuhan na ng Pilipino ang Pilipinas. Pinagtatampuhan na ng maraming Pilipino ang lupain ng Pilipinas. Ano madalas sinasabi ng Pilipino? Walang kabuhay-buhay sa lupain namin. Isungan agadungan, aganak tatat, ibagbagada, kadagiti anak da, agiskwela kang anasaya at anak ko, tahan kang agtalon nga kaslakanyak, mag-aral kang mabuti para mag-abroad. Di po ba ganun ang isip ng marami? Kaya po ngayon, sa Pilipinas, wala na hong bumalik magtrabaho sa mga lupain, sa mga sakahin, sapagkat pinagtampuhan ng Pilipino ang mga lupa natin. May kausap pa rin po ba ako? Can I hear amen? Wala na. Wala nang nagtanim, wala nang nag-isip, wala nang nagmahal sa lupa na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pagkatapos ito ngayon, rereklamo ka, mahal ang bigas. Tapos nag-e-expect ka ng 20 pesos na bigas. Magre-reklamo ka sa mahal na presyo ng bigas, pero hindi ka nagre-reklamo sa mahal na bayad ng reband. Hindi ka nagbabayad sa mahal na bayad ng gadgets. Pero madalas sinasabi natin, ang mahal ng bigas. Tanungin mo nga sarili mo, anong ginawa mo sa lupa? Number one, na gusto ko pong sabihin sa church ng 611 sa inyong lahat na nakikinig ngayon.
Kung hindi ka rin lang naman nagtanim at hindi mo pinagyaman ang lupa, pwede bang huwag na tayong makisama sa mga taong nagagalit sa lupain natin, sa gobyerno natin dahil sa mahal na bigas? Because you are just uttering curses against the land and against the government and it will not help. Can I hear amen? Can I hear amen? No si kadi jay tao nga tata nagatidog ti kukum nga hawanin ti time mo nga igamen ti daga, please consider yourself, part ka pa rin ba ng creation o hindi? And this is our assignment, 611 people, to make the land overflowing with life. Whether you like it or not, this is not just a preaching, but this is a mandate for all of us. God created, the whole creation ay ginawa ng Panginoon. At nung ginawa niya ang lupain na ito, ang kanya pong purpose is to make this land overflowing with life. At sa dulo po ng series na ito, ginawa niya ang tao. Inilagay niya sa lupa for us to manage and maintain the land that is overflowing with life. Tanong, na-maintain po ba ng mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos ang lupain na pinagkatiwala sa kanila? We failed. It is all because many people today, they don't understand the very heart of God nung ginawa niya ang creation. They don't understand the very purpose of God, why He created ang lahat ng creation na ito. Are you with me? Simple. Lumikha ang Diyos ng lalaki at ng babae, pero ano ngayon? Na-appreciate ba ng tao? Hindi. Yung lalaki gustong maging babae, yung babae gustong maging lalaki. Perverted ang lahat ng bagay. But we, the people of God, redeemed by the blood of the Lamb, tumanggap ng Holy Spirit, I think it is but right for us to understand the purpose of God, why He created that, He created us, and that let us make this land overflowing with life. Can I hear amen? Kung yung iba walang pangarap na pagmalasakitan ang creation ng Panginoon, tayo pagmalasakitan natin. Alam niyo ba kung bakit? Isang araw mamamatay tayong lahat at haharap tayo sa Diyos. Isa sa tatanungin niya sa iyo, ano ang ginawa mo sa kanyang creation? Are you with me? Hindi niya yata tatanungin kung ilang cellphone ang binili mo. Ang tatanungin ng Diyos sa'yo, anong ginawa mo sa kanyang creation? Because that will be part ng atin pong pananagutan sa Panginoon. Alam niyo yon? We are stewards of God. And God will ask you of that. Isang araw, tatanungin ng Diyos, maraming mga taong namatay. Tatanungin ng Panginoon, bakit ka namatay? Siguro may sasagot, Lord, kasi natabunan ako ng landslide. Ini-imagine ko lang ha, siguro tatanungin din ng Diyos, eh bakit? Bakit nagkaroon ng landslide? Yung namatay, siyempre sasagutin, eh kasi Lord, kinalbo ko yung kabundukan. Pinutid ko dagiday kay kayo, Lord. Inlako yung mga kahoy.
Alam mo, sure na sagot ng Diyos, ah, so pinatay mo sarili mo. Unawa natin. You know, brothers and sisters, today, I believe, dinesign ng Diyos na tayo ng mga anak ng Diyos sa mga panahon po na ito, especially in our church now, for us to understand, ito pong topic po na ito. Please, consider the very word that we received today. Can I hear amen? In your notes, ano yung nakalagay? Point number one? Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? In your notes, come on, read it. Understand God's redemptive design. Sabi nga po natin, redemptive design. Say it again, redemptive design. Alam mo, point number one, ang galing. Intindihin mo daw yan. Unawain mo yung kanyang redemptive design. Now, pwede mo ba tumingin kayo sandali? Baka ngayon lang natin ito marinig. Di ba tayo nagtanong? Nakita po ba natin yung mga Blue Mountains po natin dyan sa east? Sa kabila po niyan ay dagat na. The Pacific Ocean, if I'm not mistaken. Sino gumawa ng mga kabundukan na yan? Diyos ang may likha. Walang may gawa niyan, Diyos lang ang may gawa niyan. Pagkatapos tayo na mga taga Region 2, tinawag po tayong Cagayan Valley. Valley sapagkat in our east, nandyan ho ang in our west, ang Cordillera. That's why we are in the valley. Alam nyo ba, nakabuti ng Panginoon, naglagay siya ng kabundukan dyan? Kasi kung katulad sa Japan, na pagbaba mo sa eroplano, ang makikita mo, diretsyong dagat, wala kang makikitang maraming bundok sa Japan. Though there are some parts of Japan na may mga bundok po sila. But in Okinawa na pinuntahan ko, pantay halos yun pong dagat at saka yun pong tirahan ng mga tao. So no wonder na kapag may lindol, madalas sila po ay tinatamaan ng mga tidal waves, ng tsunami, eh dahil halos pantay po yung lupa nila dun sa dagat nila. Tanungin nga ninyong mabuti, ano kaya itsura natin kung wala ho yung kabundukan in our east? Lulutang tayong lahat at hindi po tayo mabubuhay. Kay buti ng Panginoon, ang lahat ng kanyang nilikha, meron po siyang purpose. Can I hear amen? Lahat ng kanyang mga nilikha ay meron pong purpose. At pagkatapos nilagyan po niya ng maraming mga kahoy, bakit? Para ho hindi magiba ang mga kabundukan na yan. Para pag dumating ang ulan, ay meron pong sisipsip ng mga sobrang ulan at hindi po tayo mababaha dito sa valley. Tanong, na-appreciate ba ng tao yan? Hindi. Na-appreciate ba ng tao ang gawa ng Diyos? Hindi. Anong ginawa ng tao? Kinalbo ang mga kabundukan, tinamnan ng mais. Nung nagtanim ng mais, dahil wala nang matalaking kahoy na napakalalim ng roots, bumuhos ang ulan. Inanod ang lahat ng mga nabungkal na lupa. At pagkatapos dinala sa mga rivers and creeks, at nung pumasok ang mga nag-erode na mga lupain, pumunta po sa mga ilog natin. Kaya po yung ilog na dapat sana ay malalim, ngayon tumaas at tumaas
at tumaas. Kaya kapag may dumating na ulan, ang tubig umaapaw ngayon sa mga ilog natin at pumupunta sa Balsain, sa Riverside, sa Linaw, sa Annafunan. Sabi mo nga sa katabi mo, damay ka ba? Pag dumating po yan, anong prayer po natin? Lord, iligtas mo kami. Iligtas mo kami, Lord. Pero alam nyo, siguro dapat makonsider po natin. Understand God's redemptive design. Meron siyang design na ginawa sa mga kabundukan po natin. Pero ang tao, walang understanding. Hindi nila naintindihan yan. Dahil ang kanila pong naiintindihan ay ang gumawa ng pera, ang magkaroon ng kayamanan, na kahit ang nasisira na po nila ay ang kalikasan na ginawa ng Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? May mga ilog. Ang gaganda ng ginawa, especially in Manila, you know, may mga ilog na dapat daanan. Anong ginawa ng tao? Nagtayo ng bahay sa dapat daanan ng tubig. At nung nagtayo ng mga istruktura po doon, ano nangyari? Siyempre, lumiit yung daanan ng tubig. Naunawaan po ba natin? At nung lumiit ang daanan ng tubig, dahil marami ang volume ng tubig, itutulak niya ng sobrang lakas ang agos niya. So, sinong nasisira? Ang mga tao na gumawa nito. Why? Because they don't understand the redemptive design of God in His creation. Can I hear amen? El Niño, sobrang init. Alam nyo, pag nasa labas po kayo at nainitan kayo, ang unang hahanapin nyo mga puno na pagsisilungan. Ngayon, wala ng puno. So ano ginawa ng tao para malamigan, bumili ng aircon. Sabi mo sa katabi mo, aircon. So ganito yung pader ng bahay, ganito yung pader ng bahay. Lahat nagkalagay ng aircon, lahat nagkabit ng aircon, so kabi-kabila meron pong aircon, lahat po ng kanilang aircon nagbubuga ng mainit na hangin, naunawa natin, ng mainit na hangin, lahat ng sasakyan, meron pong aircon, pinalamig sa loob, pinainit sa labas, sinira natin ang creation ng Diyos. Marigita katuon na nga tiyempo wawarahi kira. Tanu mapatuang ka ang kakane lirum bukag yokayu nyandoyam mo. Diba? Makuykuyakuy ka, magkafe ka, mangang kakan nasibang bahat. Ang lamig, ang sarap ng buhay. Ngayon, sabi mo nga sa katabi mo, wala nang ganon. Because we don't understand the redemptive design of God sa kanya pong creation. Are you with me? Can I hear a man? Ito, makinig ko kayo mabuti. Ang government po natin mga kapatid ay meron pong requirement. Makinig ko kayo, lalo na mga dalaga't binata. Alam nyo ba, bago kayo mag-apply ng kasal sa munisipyo ngayon o sa city hall, requirement ngayon sa inyo, kayo na mag-asawa, magtanim ng puno. At pag wala yan, hindi kayo bibigyan ng papel para magpakasal. It's a law. Pero yung law, loko-loko.
Kasi kinindatam lang di dadya munisipyo, ikan nakatipapel, oray awanin, tinaimulam nga kayo. Alam niyo po ba ang principle kung bakit nagpapatanim ang government? Dahil gusto po nila i-enforce sa lahat ng mga tao, lahat tayo ay magtanim, sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng malaking problema sa hinaharap. Ako may karapatang magsalita ng ganito. Nung ako ay nagtayo ng bahay, ang unang itinanim ko ay mga puno sa palibot ng aming magiging bahay. Diniligan ko po yan ng isang taon hanggang dalawang taon. Pasyal po kayo sa amin. Ipagmamalaki ko pong sabihin sa inyo, ang lalaki na nung mga puno na naitanim ko. Alam niyo kung bakit? Wala akong pambili ng aircon. Kung ako nainitan, sa silong na lamang ako ng kahoy. Ngayon, meron po tayong gagawing kautusan sa 611. Pwede po ba tayong makinig? Sandali. Ilan dito ang merong lupa taas ng kamay? Okay. Pwede po ba? Mula sa araw na ito, hanggang sa susunod na linggo, magtanim tayo ng isang puno. Can I hear amen? Isang puno sa bawat tao. Oy, makinig. Babae, lalaki, bata, hanggang matanda, assignment po natin yan. Yung puno na itatanim mo, po pwede po ba? Lagyan ho natin ng tree guard ba tawag doon? At dahil El Nino, sibugam nga inal daw. Picturean mo yan. Isend mo sa WOW kung ikaw ay taga-WOW. Isend mo sa men's ministry kung ikaw ay taga-men's ministry. Sa DJ kung kasama ka sa DJ. Sa SWAT kung kasama ka sa SWAT. Dahil seryoso po tayo sa panawagan nito. Alam niyo ba bakit? Nagtuturo tayo ng ganito tapos hindi natin gagawin. Eh tumigil na tayo. Naghihipokritohan lang tayo. Can I hear amen? Do you really love God? Do you really love His creation? Gusto po ba natin i-enjoy ang mundong ginagalawan po natin? Let's understand God's redemptive design. So kanina habang nagtuturo si Jen, sabi ko, wala kaming altar call, Lord, sa araw na ito, pero meron kaming gagawing assignment bilang pagtugon na naintindihan namin ang turo mo sa araw na ito. Ano yon? 611 people. I am ordering each and every one of us today. Let's plant a tree. Ilan ho ang susunod? Pwede mo magtaas ng kamay? Yung iba hindi mo magtaas. Ilan ho ang susunod sa pagtatanim ng kahoy? Lift your hands. Okay, good. Thank you very much. Pastor, paano naman kami magtatanim? Eh wala kaming pagtatamnan. Okay, sige lang. No problem. Yung nagtaas ng kamay na magtatanim ng kahoy, ha? Alagaan po ninyo. Siguraduhin ninyo kayo ang may tanim niyan. After 1 year, meron pong prize na ibibigay tayo. Kung saan kukunin, di ko alam. Pero ang mahalaga, meron pong prize na ibibigay sa makapagpapatubo. Now, I think, Limuel, may mga seedling tayo nung umbrella tree? Okay, good. Okay, number 2. Doon po sa mga walang pagtatamnan, gawa ng wala po silang lupa, kung meron po kayong kapitbahay na may lupa, baka pwede po ninyong pakiusapan. Natamnan lang po ninyo. Picturean po ninyo kasi
gusto ko pong i-gather ang reports po na iyan dahil gusto ko pong sabihin sa city government po natin o sa provincial government natin, ang church ng 611, tayo po ay sumusuporta sa programang tree planting. Can I hear amen? Okay, number two, kung wala kang lupa, pwede bang magtanim ka ng gulay sa likod ng bahay mo? Kanino ko po sinasabi ito? Especially sa mga kabataan. Alam niyo, mga kabataan ngayon, social kayo eh. Nung kami estudyante, may garden kami sa school. Di ba? Madabyong tera, mabisibit tera, yan yung trabaho tera ganito eh. Di ba? Yung kada estudyante, mamula kang barangkenet o kaya saluyot, at pagkatapos, pag namunga na, kinukuha ng teacher natin, di ba? Kaya yung mga teacher nung araw, hindi po nila masyadong problema eh. Pag uwi po nila, may bit-bit silang gulay. Galing sa garden ng kanila pong mga practical arts students. Ngayon, mga bata, wala na ho. Wala nang ganyan. Pero alam mo, ngayon babalik po tayo. Ilan ang meron pong backyard garden sa atin? Taas ang kamay. Oh, good, 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 good. Very good. Ilan ho sa atin ang mahilig sa mga plantita? Oh. Okay. Pwede po ba na lahat, even you students, may sako na po pwedeng pagtamnan? Ito, seryoso ako sa sinasabi ko. Ah. Lahat tayo magtanim. Kahit sa terrace po pwede yan. And please, gawin po natin ito. Kasama po ito sa report na gagawin po natin sa 611. Because if we really truly understood the teaching today, sumunod po tayo. Gawin po natin. Can I hear amen? Pechay or whatever. Kapatid, meron din po kaming karapatan na magsabi sa inyo ng ganito. Doon po sa tahanan namin, kasama ko si Hill, kasama ko si Limuel, ang buong, ano ba yung pangalan natin? Team Home. Ay meron po kaming kahit papano ay matatawag na garden. Amigay si Miriam ng seedling. Natutuwa po ako kaninang umaga, si Hill, nung pagkatapos itinanim ni Hill yung mga bigay mo, meron siyang bit-bit, ilang piraso? Lima? Tatlo? May limang, ha? Oh, so, city agriculturist, we are reporting to you, ha? We were able to gather fruits na nung mga binigay mong seedling sa amin. And we made it. Nagawa po namin. Please, assignment, media, pwede mo bang picturean yung mga tanim sa bahay at i-flash po natin sa screen next week for them to see na ang kinikwento natin ay totoong kwento. Can I hear amen? Dahil ayaw kong magkwento kayo ng hindi totoo pag kayo ay magsabing may garden na kami, garden pala ng kapitbahay yon. Ayaw ko rin ikwento nyo sa amin na nagtanim kayo ng kahoy, eh yung pala, mas matanda pa yung kahoy na ipapakita mo sa amin kaysa sa'yo. Let's start it now. Can I hear amen? Can I hear amen? Design ng Diyos yun eh, na kinakailangan ho nating pagyamanin. So, today, my brothers and sisters, in awe of the land na kinreate ng Panginoon, tayo na mga anak ng Diyos, gawin ho natin ang nararapat sa creation ng Diyos. Are you with me? Laging nagtatanong, marami pong nagtatanong sa akin, sabi nila, apay pastor, nga, amin nga papanam, amin nga pagyanam, eh laging meron kang alagang manok, may alaga kang kung ano-ano. Alam niyo kung bakit?
Kapag wala po kasi kami, wala akong nakikitang pato o kaya manok o kahit na anong mga animals na iikot-ikot sa bahay po namin. My feeling is dead ang lupain na kinalalagyan ko. Kine-question ako ng asawa ko nung araw sa Moon Garden, kung maalala niyo, mga Moon Garden people, hindi naman ako pwede mag-alaga ng baboy doon. Pero nag-alaga ako minsan. Hindi naman ako pwede mag-alaga ng manok. So anong inalagaan ho namin? Nagkaroon ho kami ng rabbit, nagkaroon ho kami ng mga birds. Dahil ang sarap pakinggan nung kanila pong awit araw-araw. Tanong ng asawa ko sa akin, apay, anya kukwaom. Bakit kailangan mo yan? Siddharth, ngayon kita sasagutin. Because we really want to make the land productive for God's glory. Can I hear amen? Can I hear amen? So today, my brothers and sisters, balik tayo sa title ng topic. The land overflowing with life. Ilagay po natin ang sarili natin doon sa creation ng Panginoon. He made the land overflowing with life. Ngayon at nandito po tayo, kung hindi man po tayo ang mag-maintain, let's make the land overflowing with life. Can I hear amen? Push yourself, force yourself to do it. Dahil yan ang business ng Panginoon, dapat mong gawin. Dahil yan ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Yung iba po kasi ganito, dito na tayo magtatapos. Yung iba kasi bumili ng lupa. Ang intindi po nila, ang lupa po kasi ay na-appreciate. Bumili ka ng murang lupa, pagkatapos ibenta mo ng mahal, yan lang ang pagkilala ng maraming tao sa lupa na meron sila. Alam nyo, ginawa lang nating kabuhayan ang lupa na hindi po natin na-appreciate yung purpose ng Panginoon kung bakit tayo pinagkatiwalaan. So today, my brothers and sisters, kung naintindihan po natin ang topic po nito, ilagay po natin ang sarili natin sa mga salita na tinanggap po natin. Gawin natin kung ano yun dapat, at ako po'y nananampalataya. The word that we receive today will accomplish great things in our lives. Can I hear amen? Shall we just close our eyes for a moment? Let's pray. Lord, we thank you for your word. Panginoon, truly we understand the very reason, Panginoon, kung bakit nilikha mo ang langit at ang lupa. Kung bakit inihiwalay mo, Panginoon, ang mga tubig para mo magkaroon ng lupain. And Lord, you created even the vegetation of the land. Because it is your perfect will that we, your people, will enjoy the benefit of the land and even to enjoy the vegetation of the land na inyo pong ginawa. Kung bakit, Panginoon, kami ngayon ay nabubuhay. But Lord, we are very sorry kung sa maraming mga pagkakataon, hindi po namin naunawaan ang purpose mo. That even, O Lord, the land that you have entrusted unto us, hindi namin pinagyaman dahil hindi namin lubusang naintindihan ang mga salita mo. The first chapter of the Bible, but Lord, still, hindi namin naunawaan ang malalim na kahulugan ng creation. Ang dami na naming mga nabasa na talata sa Biblia.
But we failed, O God, to obey. Even the creation, the purpose why you have created these things. So today, Lord, we're very sorry. Kung sa mga unang pahina pa lamang ng Biblia, ay hindi na po kami naging masunurin. The first page of the Holy Word ay hindi na po namin naisa puso. Lord, forgive us. And now, we're suffering. Our people are suffering. But God, today we thank you for the preaching. We thank you, Lord, for the very word that we receive. Panginoon, ngayon, we're giving challenge sa aming mga sarili. Oh God, by the power of your Holy Spirit and with your presence, oh God, in our lives, we will make this land overflowing with life once again. Oh God, Panginoon, kami po ay nangangako sa iyo sa araw po na ito. We will land this land. We will make this land overflowing with life once again. Sa lahat po ng nagsasabing magtatanim sila ng punong kahoy, I want you to lift your hands as high as you can. Today, Lord, we will plant a tree. We will plant a tree as a sign of obedience to you. As a sign, Lord, na kami, naintindihan namin ang salita mo sa araw na ito. We will plant a tree, Lord, as a sign na sa aming mga buhay, Panginoon, we are putting our life, we are putting ourselves to the very word. We will make this land overflowing with life once again. And to them that plants, O God, even the vegetables, I pray, may you bless the works of their hands and may you bless, Lord, ang bawat itatanim ng bawat isa sa amin. So that today, Lord, maging bahagi po kami ng mga stewards, Panginoon, na binangon mo sa mundong ibabaw to make this land overflowing with life. O God, today, Lord, I pray, may you give us that anointing. May you give us, Lord God, that power to speak life for the land and speak life, O God, sa mga tanim na itatanim po namin. So that, Lord, we can stand and testify and say, we are your stewards. And that when we will face you, O God, pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw, you will reward us, O Lord God, of our faithfulness. At kikilalanin mo, Panginoon, ang bawat gawa ng iyong mga anak. Kaya, Panginoon, sa araw po nito ang aking dalangin. As we receive your word, Lord, and now we are willing to act to make the land overflowing with life, I speak life for your people now. May you bless all the works of their hands. May you bless all their farms and all their career at ang lahat ng kanilang hanap buhay. Bless, Lord God, maging ang kanila pong mga ministries so that, Lord God, in our life, ma-experience namin, Panginoon, ang overflowing life na nagmumula sa iyo. In the name of Jesus. Now shall we all rise. And I want you to thank God for His miracles now. Thank God for His Spirit. Thank God even for the very word na tinanggap natin. Thank God because He is God and He is the God who created everything. And that all of His creation, ginawa po niya ito for the benefit of His people. So Lord, we thank you for this. Ang aking dalangin, Panginoon, open the floodgates of heaven now and bless your people.
Panginoon, kung wala nang nagmalasakit, Panginoon, sa mga creation mo. Sa dakong ito, Panginoon, kami ay nakatindig, kami ay tumatayo. Lord, we will make this land overflowing with life because we receive your word today. We receive your word today, O God, and we are willing to act sapagkat, Panginoon, this is for your glory and this is for the benefit of us and the benefit of the future generation, Panginoon, ng amin pong lahi. So, Lord God, today I pray, O God, may you touch every heart, may you touch every life, and even those watching online, may you touch them, Lord. Bless them, heal them of their sickness and diseases. And I declare today, O God, that the word that we receive, Panginoon, will bring life, not only in our lives, but even, O God, to our families, and even to the land, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin. So as we go out in this place, Lord, may your Holy Spirit be with us, and let, O God, your miracles follow your people. Let your angels, Lord God, minister them, not only today, but even for the whole week, Panginoon, na darating. Ingatan mo po kami, and make our lives fruitful. To you we bring back all the praise, all the glory, in the name of Jesus. And everyone will shout and say, pwede mo ba tayo kumamay ng limang tao, sabihin mo sa kanya, make this land overflowing with life. God bless you, and see you on Sunday.